So yun guys, kumusta? Magandang araw. Ngayong araw guys, is pag-uusapan natin yung mga lures na kailangan yung gamitin sa pagmagka-casting. So yun, tara guys. Pero syempre guys, bago tayo magsimula, mag-unboxing muna tayo ng padala from JT Tackle. Maraming beses na sila nagpadala sa akin ng package at ngayon lang ako makakapag-unboxing siguro. Siguro pangalawang beses ko palang mag-unboxing. So yun, tara guys, samahan nyo ako. So guys, bali ito na yung padala sa atin, oh. So yun, buksan lang natin to. Yun guys, sobrang ganda ng pagka-package at feeling ko marami silang pinadala na naman. Yun, buksan natin to. Kapal ng ano, bubble wrap. Grabe oh, sip na sip. Grabe kakapal ng bubble wrap guys oh. Dubi-dubi. Grabe sila mga package oh. Yun. Ah, grabe kadami. Yan guys oh. Oops. So ito na yung hooks. Hooks ba to? Ayun, may mga hooks pala. Kasi kailangan din natin ng mga hooks na ganito para tumagal yung mga lures natin. Ah, may mga bago silang ano, package na ano. May mga bago silang lure. Ito, gaganda oh. Yes. May bago tayong itetest na lure. Dami. Oops, meron pa isa. Meron pa dito. So, yan. So, ito yung mga bagong lure na hindi ko pa nagagamit, guys. Ito, dilaw. Wala, hindi ko pa ito nagagamit. So, yan guys, lahat ng pinadala sa akin. So, hindi ko pa natitingnan lahat-lahat. Pero, isa-isahin natin yan kung anong klase yung mga lures na yan. So, yan guys. Bali, ihiwalay ko yung mga lures na hindi ko pa nagagamit. Ito. Ito. Meron na yun. Ito. 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 So, marami tayong itetest na lure. So, yan. Ito yung lure na hindi ko pala gagamit, bago to guys oh. Oh, ganda niyan. Hipon, mga series na hipon, kaganda oh. Ito, dilaw. Saka ito, bago nila. Hindi ko alam kung ilang grams to pero maganda oh. Ito redhead na bago rin to. Bago rin sa paningin ko to. Saka ito. Saka yan oh. So yan. So ngayon ay pag-usapan na natin kung ano yung bigat ng lures na kailangan mong gamitin pagdating sa pagka-cast. So ngayon, meron tayong iba't ibang klaseng setup. Meron tayong medium, medium light, light, ultra light, saka light, heavy, something ganun. Basta may ganun mga setup. So ngayon, kapag gagamit ka ng ultra light, so pwede namang lumampas ka dun sa, mapakita ko pala sa inyo para madalis mag-explain. Hindi lang ha. Yon, balik tayo. So, sa paggamit ng fishing lures na kailangan mong, sa pagpili ng bigat ng fishing lures ay nakadepende sa fishing rod na meron ka. So, ito ay nandito nakalagay guys, kung mapansin nyo. Kita ba? Yan, may nakalagay dito na lure weight. So, ang lure weight niya ay 2 to 7 grams. So, ibig sabihin, kapag gagamit ka ng lure dito sa rod na to is 2.7 grams. Kasi pag gumamit ka ng mas mabigat like 15, 20, may hirapan kang itapon kasi malambot nga siya, nagbe-bend siya. So, syempre, yung capacity lang na lure ang kailangan mong gamitin dito. Kasi may hirapan ka ng mag-cast. Kahit pa sabihin na gumamit ka ng line na malaki or
or rod na malaki para dito ay kailangan pa rin na nasa bigat pa rin ng lure. Iyon ay sa casting. Yun, linawin ko lang nga sa casting yun, guys. Pero kung gagamitin mo sa jigging, so pwede kang maglampas ng 2 to 7 grams na lure dito. Kasi kapag jigging, pwede rin naman itong gamitin sa jigging kasi maraming kaso nga lang, nasa sa'yo na yan kung paano mo siya lalaruin, gagamitin. So, for ano lang yung sa mga medyo may kasanayan yon sa paggamit ng fishing rod, yung pag sosobra-sobra ng mga sa mga aspects. So, malalaman nyo naman yun pag mga beginners pa lang kayo, guys. Pag mga sa mga beginners dyan, nagsisimula pa lang, sundin nyo yung nasa aspects ng rod nyo. Yun. So, nagets nyo, guys. Ganun lang kadali. Ano, basta susundin nyo lang pag beginners, sundin lang yung nasa ganito. Pero kung magpapa-advise ka sa mga ano, sa mga yung medyo matagal-tagal na, pwedeng maglampas pero wag naman sobra. Kasi pag sumobra, baka masira yung setup mo. Yun eh. Pero ako naman, ganito ang ginagawa ko. Katulad nito, 7 grams, isinasalangan ko pa to ng 8 grams kasi 8 grams to 10 grams sinasalangan ko to. Pagramdam ko sa isda ay sa fishing rod na kaya pa niyang itapon yung bigat ng lure, isinasalang ko dun yung lure, yung bigat ng lure na yan. So dito sa rod na to, ramdam ko pa, kaya ko pang itapon ang 10 grams, kaya palag pa. Pero may fishing rod, may ultralight na hindi kaya, hirap itapon kahit 7 grams or 8 grams, hirap. Kaya, aanayin nyo rin. Pakikiramdaman nyo din yung fishing rod nyo kapag casting. So, yun lang guys. Maraming salamat. Sana may natutunan kayo sa aking munting vlog at unboxing na napakadali. Thank you so much. Ingay. Thank you so much sa JT Tackle sa pagpapadala ng fishing lures. And yun lang. Bye-bye.